Germany. No, not this. I'm staying with that now. Tuturong paayang nito at dapat pagkawalaan ng lahat. Si Cristo Jesus ay dumating sa siyang lugar upang ligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit ako pinakamasama ay hinahabagan upang magpakita ni Cristo Jesus ang kanilang hindi masukat na pag-ibig sa akin. At upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Magsubo po kayo. Buhay binigyan nito ng trabaho ngayon bilang bahagi ng inyong recollection, Advent recollection. Sabi ko yung plano, anong topic ay commitment na naman. So, sabi ko nga ay bilang bahagi ng isang pagkilos ng kutusin po ay nahalagalo ay kawain ng kabayan ng buong kapag. So, mula po sa ibang sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, maliwanag na kung saan ay hayaan natin na tayo gabayan ng ating pamimitan. Sa si Timoteo po ay alam natin ang isa sa mga mahalili na mga alagad. So, hindi po rin na naging mga tutawagan na kayo ng mga obispo. Mga namuturo ng isang bahag na nananalis na tumagod sa panawagan ng buong kapag. At pinaalaman na kay Timoteo, kasi ito po'y bahagi ng tawagan po namin ay sulat pastoral. Yung sulat pastoral, pwede sa tao, pwede sa grupo ng mga tao, katulad ng mga
sulat ni San Pablo sa mga tanamorito. Ito naman, sa isang tao lamang ay hindi po tayo. Ang sulat ni San Pablo ay hindi po tayo. So, may sila ko magkusin, chapter 1, unang sulat. One verse letter of Paul to Mateo, chapter 1, dalawang verses na kung kusin, 15 hanggang 16. So, maiksi, pero may malalim na nalang sa bigyan ng hindi ng patakataon bilang bahagi ko ng pagtukunan at sa bilaya na pinamamanit sa mga pumukapan. Sabi nga po namin, isang patuloy na paanyaya na hindi na pamanig sa amin bilang malalim sa pagkakitos. At maling bahagi po ng paanyaya ni San Pablo ay Timoteo. Na ano ba yung center of the plan? Ay ito, letter sa pagkakitos, tayo na yan ay extraordinary minister sa Lord of the Union. Why? Yung Knights of the Altar, kahit na kami mga pari, huwag natin kalimutan palagi. At ito rin yung binibigyan nito ng pagpapahayag na ano yung sentro, the center of love. Ano ba yung sentro ng plano ng Diyos? Ano yung center na dapat natin bigyan ng pagpapahala. Sa inyo, bilang mga letters and commentators, lalong-lalo na, very meaningful. Ano yung center of love? The gospel business. The gospel business. Ang mensahe ng Ibanghelyo. Ano ba kayo ang mensahe ng Ibanghelyo? Yung buhay ni Jesus at ang misyon ni Jesus, ang pagkapako ni Jesus. Ginawa-hawag natin kalimutan ang pagkapako ni Jesus. Kaya na bahagi ng partidos, kung ito yung gospel message na ipinamanig sa atin ang pagkapako, ay huwag natin kalimutan na it is an encounter with the person of Jesus Christ. Ang pagtatagpo kay Jesus. Ang pagtatagpo kay Jesus. At maliwanag po sa atin na pag sinabi natin pagtatagpo kay Jesus, ay mayroong malawang nakahulugan. Ano ito? Ibig sa lahat, tumatahak ito sa tinatawag natin Paschal Mystery. Pag sinabi natin Paschal Mystery, ano yung Paschal Mystery? Pag sinabi natin Paschal Mystery, ano yung sabihin ng Paschal Mystery? Kailangan natin narinig yung Paschal Mystery. Ano yung Paschal Mystery? Mayroon tayong Paschal calendar. Ano yung ibig sabihin ng Paschal mystery? No, nakalimutan mo na. Ano yung Paschal mystery? Yung sentro ko sa inyo, gospel message. And the gospel message, what will you tell me in the Paschal mystery? What is the Paschal mystery? Pag sinabi yung Paschal mystery, ano yun? Tatlo yun. Ano yung tatlong yun? Passion, death, and resurrection. Huwag mong kalimutan. Passion, death, and resurrection. That is what we call the Paschal mystery. Or suffering, death, and resurrection. Passion, death, and resurrection. Huwag mong kalimutan. Huwag sinabing Paschal mystery, passion, death, and resurrection. Kung kinakailangan maging bahagi ng
na encounter na yan, because in gospel message, passion, death, and resurrection. Passion, death, and resurrection. Yun yung binibigyan ng pansin ng mensahe ng Ebanghelyo. Na ang pagliligtas na itinamanin ng kong mga pa ay sa pamamagitan ng kanyang passion, death, and resurrection. So, yung punta po niyo, passion, death, and resurrection. Paghihila o pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. That is the gospel message. At maliwanag po na sa trabaho ng paglilingkod ng Diyos bilang mga extra or mga bilang mga letters and commentators, we will also experience the passion, death, and resurrection. Palaging makasama yan eh. Alam niyo, kung isa kasi sabi ng iba, akala mo lang iba, ang gusto lang nila palangin kasama ay resurrection. Kasi lahat, hindi pwede. Hindi pwede. Kinakailangan lang nyo yung passion, death, and resurrection. Kaya napakala ko po yung paschal mystery. Paschal mystery. Yun ang palangin pinapaalala sa akin. Yung din yung bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Kaya every time na tayo ay nagliligo ng ating baptism, Paschal, death, and resurrection. That is the gospel message. The center of love ng Diyos. Passion, death, and resurrection. Kaya bahagi mo ng pagliligtas na maranasan natin yan. Maranasan natin yan. Please pero sabihin natin na sa pagkilos natin, sa ating trabaho, mayroong panahon na kung isa na tayo ay pinatamad, bakit? Pastor, death, and resurrection. Na dapat, maging bahagi ng ating pag-aalay. Pag-aalay ng puno ka pa. Pag-aalay ng puno. At ito yung pinapahalag nito. Yung salita ng Diyos, passion, death, and resurrection. Hindi po pwedeng puro resurrection lamang. You will not experience the full resurrection with that passion and death. Pero yun, center of love, the gospel message. Kaya maging bahagi mo po ng mensahe na patuloy natin patuloy, so pinapahayag mo po ng kapal na ito, no? Pinagtitipod lamang natin, sabi ko nga po, ano ay sa recollection nito, sabi ko nga ay talaga ang makikita nito, ilan po ba ang active members? Ilan po ba ang active members? Ilan na yung active members? 42, ilan kayo ngayon? Wala kayo, dapat, ilan? 19, wala pa kayong kalahati. Hindi kayo pumasa. Huh? Hindi kayo pumasa. Hindi kayo pumasa ng awa. Kasi 22 eh, 19. Huh? Short pa kayo ng dalawa. Para maging 50-50. Pero sa ito nga, ay siguro po, no? Kasi yun yung promesa sinasabi ko sa mga naglilingkod sa simbahan, kasi mga bahagi ko na kung saan ay kinakailangan lumalim tayo doon sa center of the gospel of Jesus. Passion, death, and resurrection. Sana po patuloy namin maranasan yan sa pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon. At yung kung sana organisasyon ay maging bahagi ng samahan ng bawat isa for that experience of the encounter of God. Sana po makita natin na ito ay bahagi ng
sa mismo kay Kristo. Ba't ka lang dyan? Kasi, yung nakatagpuan ng Diyos. Dito ko lang natagpuan ng Diyos. Pangalawa, God's redemptive plan is imperfect. Babalaw. Imperfect babalaw. Hindi napiperturb. Imperfect babalaw. Hindi masasali. Hindi mawawala. God's redemptive plan is imperfect. Yung pagliligtas ng Diyos ay hindi pwedeng ipagpaliban. Hindi pwedeng may isang gabi. At maliwanag na binahagi ko ito, sinabi mismo ni San Pablo, sabi nga po niya ay sinabi niya na ako, sabi niya kay Timoteo, ako ang pinakamasama sa lahat ng pangamalan ng panataya. Kasi nakita naman mo natin sa buhay ni San Pablo, yung dating berdugo ng mga Kristiyano, siya ang pinakamasama. Pero hindi nabaliwala yung pagliligtas ng Diyos, yung pagtawag ng Diyos. Hindi naging daan ng pangang ito ay mawala. Kaya bahagi ko rito, God's and redemptive plan is imperfectable. Dapat yung maging maliwanag ko ito. No, kapag sinabi natin ng commitment, no, ay makita natin na hindi lamang na yung kakayahan natin. Makita rin natin na rin, God's redemptive plan is imperfectable. Hindi magtiwala tayo na hindi mababayaan ng Diyos ang kanyang plano ng pagliligtas. Walang duda na magkakaroon ng kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. Ano na yung question? Ang question ay, kasama ka ba? Pinag-question eh. Kasama ka ba? Okay, mayroon kayo ngayon kasama. Diba paano yung iba? So, yung nawa ang huwag na akong kalimutan, sigurado na yung pagliligtas ng Diyos ay magbibigay ko ng tunay na epekto sa bawat isa. Pero yung pagtuon natin ay huwag na akong kalimutan na kasama tayo dyan. Kaya nga, paniwala na kung saan kapag pinag-usapan natin ang commitment ay isang paniwala na gusto kong maging kasama ako doon sa mga ililigtas ng Diyos. Kasi ito ang aking pagiging lalo-lalo sa pagiging magulang lectures at commentator, ay ito yung pamamaraan na nakikita ko na ulit. Dito ako. Dito ako nakikisa sa plano ng pagliligtas ng Diyos. Ito yung pamamaraan na kung saan ay dito ako lalago. Kasi makikita ko natin na maraming pwede kayong sumahan ng mga organisyong pagsipahan. Maraming kayong pwede sumahan ng mga organisyong pagsipahan. Pero bakit ba kayo yung lectures sa commentators? Sana maging maliwanag sa inyo na dito ako tinawag ng Diyos sapagat dito ko hindi na makikita na dito ko mararamdaman ng patuloy na pagliligtas ng Diyos sa akin. Kaya, pero huwag natin kalimutan na may mga balatid na hinaharap tayo, pero yun ay huwag natin hayaan na maging handang sa pagkilos natin. Si kahit naman si San Pablo,
ay binago ng Diyos. Siya'y binago ng Diyos. At inayakan niya na siya ay maging daan ng patuloy na pagliligtas ng Diyos. Kaya hindi po na ako magkakit kayo ng sigurado po. Sigurado ang mga inyong pagtubod sa lumay. Yes, you will go on, with or without you. Pero, sino mawawala? Sino mawawala? Sino mawawala? Bahagi mo lang kung saan ang nakita. Kasi kung naniniwala tayo na ang mabanggit na gawain ay isang paglawag ng Diyos para ikaw ay lumagod. Para ikaw ay lumagod. Nakikita ko na sa pamamagitan ng lectors and communicators, ha? Dito ako lalago sa aming pananampalataya. At yun po katuwang sa pangatlo. Salvation requires belief. Ito rin po yung patuloy ng inyong pinapahayag. Ang pananampalataya kay Kristo ay nabuhay. Maliwanag po na ito'y hinihingi sa atin yung pananampalataya natin. Salvation requires belief. So, pagtugon ng usahan ko ay yung ating pananampalataya bilang pananampalataya tulad ng muna yung pinahayag natin. Sabi na natin yung bukasyon natin. Yung bukasyon natin. At kung mapapansin ko naman natin, kayo ay important. Ay makita naman po natin siguro sa mga first reading, second reading, you know? Siguro every week, hindi naman kayo every week kayo makapagsisal kasi marami kayo. Mahalik mo ba sa inyo ay every other week. Kung talagang makatutupad naman ang tungkulin ng bawat isa, nakita po natin na maging bahagi ng inyong pagtugon. Pagkapag sabi na po natin, yun ay isang husang pagtugon sa panawagan ng ating pumukapan na sa inyong pagiging lectors and commentators ay naging bahagi na kung saan ay makarating yung kaligtasan. Pero sana po ito ay magpalalo ang inyong pananampalataya at pananalig sa Diyos. It's not a question ng pananampalataya. It's a question na magpalatag ng inyong pananampalataya. Hindi kayo naging mentor sa communicators so that you could receive faith. No. Hindi kayo naging mentor sa communicators para lamang kayo magkaroon ng pananampalataya. Yung mentor sa communicators ay trabaho ng mga nananalig sa Diyos na alam, nais ninyo kayo ay lumagod sa inyong pananampalataya. Hindi ito katikinig. Hindi ito for conversion. Baka akala nyo kayo kaya kayo mag-lecture sa commentators ay para lang kayo magsimula. Hindi. Patuloy tayo ipapalibago. Pero makita namin na kaya kayo mag-lecture sa commentators is because you believe na dito kayo nalalago sa inyong pananampalataya. Ito yung kakayanan nyo na higit na makatutulong sa sambayanang pinabibilangan natin. At dito may higit na may pakita na ang inyong biyaya ay nais ninyong ibahagi at ibigyan magbigay ng papuri sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. So, it is an act of faith.
at half of faith. Kapag kayo tatayo bilang kayo sa pagkakuntos, it is an act of faith. At ako narito ko, bilang isang pangalang palagay, ang nais na maglilipot sa Diyos. And every time na ginagawa na ang inyong kukunin, pinagbibigay niyo yung pananampalataya niya na ito yung hindi ninyong makita ng bilang pagtugol niyo sa kagawaran ng ating Panginoon sa Diyos. Yun yung pagtugol niyo sa tawag ng Diyos. Paglaban niyo bilang mga pananampalataya. Mali siguro hindi nyo nakita yung epekto. Pero, sana maging bahagi ko na every time na kayo ay magsasakad ng pato ng inyong tungkulong, maliwanag sa inyo, it is an act of faith. Gawain ng pananampalataya. Gawain ng pananampalataya. Na tuwing kayo tatayo dyan, mag-comentator kayo, mag-letters kayo, nasa gitna ng ating kahinaan ako lamang, Panginoon, ito, nais ko magpukot sa iyo. And I would like to hold on that faith. I would like to hold on that faith. And this is my way of holding down to that faith by being a commentator and lector. So yun po, an act of faith. Salvation requires faith. Sana po yun ang makita nito na sa inyo, kahit na akong sabihin nyo sa iyo sa kanya, this is not act of faith. Gawain ito ng aking pananampalataya sa Diyos. Sa mga niwala ko, nagito pa yung pinawag ng Diyos bilang mga lagro sa inyo ng Diyos. Kasi kayo yung isang bahagi ng pagkukulong ito, sa vision na ito na mamalik sa inyo ng buhay ka pa. Mahalaga po yun. Mahalaga po yun. Inaabog ako ng Diyos kayo. Kinakailangan siguro mo ipaalala ninyo sa bawat isa o kahit ako sa inyong sarili. Ako'y pinawag ng Diyos sa gawain ninyo. Sa gawain ninyo. Kaya, sana rin po yung aking patuloy na paanyaya na kung ano man yung mga inyong mga organisasyon na sinasamahan sa simbahan ay nawa ko ay you remain faithful hanggang makakaya nyo pa na kaya nyo pumalingkod. Pumalingkod kayo. Kasi bakit? Iyon yung isang maliwanag ng pagtawag sa inyo. Hanggang pwede nyo pang gawin. Iyon po yung pangatlo. So, tatlo na. Center of love, gospel presence. God's redemptive love is imperturbable. Hindi maiisang gabi. Salvation requires belief. It is an act of faith. Pangapat, the ultimate goal is eternal life. Yan ang pinaka-ultimate goal natin. Sa lahat ng ginagawa natin, ay alam, bilang bahagi ng ating pagtugon sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na lang, kung naman natin ay pagtugon. Pero, pag namin nakunta na yun ang ultimate goal natin, yung buhay na walang hanggan, ang makasama ang Diyos sa kanyang mahal. Kaya paniwalaan pa kung saan na itong paglilingkod nito ay isang paglilingkod na tumutulong sa inyo para makamit yung kaligtasan. Makamit yung kaligtasan. Bagamat maniwala ko sa inyo na ako lectors and commentators, tinutulungan ko ang simbahan. Tinutulungan ko ang komunidad
ano ba ang pinisayin mo na tinutulungan ba kayo para makamit ang buhay na walang hanggan? Thus, we pray for you closer to God. Bilang mentors at commentators. Kasi yun ang pinaka-routinate goal natin. No? Maging pari ka ba? Maging sacristan ka ba? Maging choir ka ba? Lahat tayo. Kaya no? Ay para makarating doon sa kaharian ng Diyos. Iba-iba na yung ginagampanan natin. Iba-iba na yung ginagampanan natin. Kaya bahagi mo ito, yung gawang tumitong yung ito na lahat, ay alam mo, isa sa magandang pinahayag ko ni Pope Francis, ay yung kanyang insight ng the joy of love. The joy of love. Nakikita yung kadalaan. Kadalaan. Kadalaan sa pag-ibig ko. Nagdadala sa pag-ibig ko. Sana ba yung maniwala mo sa ating kadalaan sa ating pag-ibig ko. At ito yung bahagi na kung saan ay makita natin. Sabi na rin, tumisan sa kapag yung mga tao na yung mga katrabaho, yung mga working class namin. Nakita namin na hindi lamang para sila kumita, pero rin, nandun yung masaya sila. Masaya sila. Ganun din po, sa paglilingkod natin sa simbahan, dapat makita natin yung kaligayahan. Kaligayahan. Bakit? Pinag-uusapan natin yung buhay na walang hanggan. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang encounter with Christ. Ang nagbibigay ng buhay. Ang nagbibigay ng kagalakan. Si Jesus. Si Jesus. Ang ating pinag-uusapan. Hindi tayo nag-uusapan dito ng kahit na kung sa anong kadahilanan, naglilingkod tayo ngayon para gawa na tayo ng si Kristo. Pinapansin mo ngayon ng ibang tao, o hindi, ang pinaglilingkuran ninyo ay si Kristo. Kaya dapat, naranasan mo at isa sa maniwala na tanda that you are on the right place, yellow. The joy that Christ brings. Ay, kasi ay iyan din yung katagpuyan namin na tinatawag natin buhay ng buhay ng buhay. Ang walang iba kundi ang kaligayahang dulo ng ating Panginoong Jesus. Kaya bahagi ng pag-uwi sa masyadong na naranasan ko yung pag-alakan. Nagagalak ba yung aking puso sa aking pag-ibig ko sa pag-indictors and commentators? Or else, magkanap kayo. Baka hindi kayo para sa lectors and commentators. Baka kayo para sa NBG. Hindi kaya, baka kayo ay para sa why? Kaya maging maliwala ko sa iyo kasi sabi na natin ay maging bahagi. No? You have to find. Kasi ito yung bahagi. No? The ultimate goal is eternal life. Kung kayo inilalalo sa buhay na walang hanggan, very dangerous siya. Very dangerous siya. So, maging bahagi ko naman ang aming pag-isip. At sana maging maliwanag sa inyo. Hindi lamang because of a certain action. At isa ng simula yan, buwan mismo sa simula. Magkatinawa. Magkatinawa ng panggulay ko sa mga papers. Sana kung pa maging maging maliwanag sa inyo. Kasi, kaya kayong kapatuloy ng paanlaya. Ito naman ang sinasabi ko sa lahat ng mga
organisasyong pagsumpahan na sana po ay bago ninyong isama sa isang organisasyong pagsumpahan ng tao, maging iyan man ay mandated organization, maging maluwawag na sa kanila na kaya sila naroon ay ito, isang bagay na ito. At dito sila tinatawag ng cross para higit nilang makamit yung buhay na walang hanggan. Kasi kung minsan, tayo ng yaya ng tao para lamang mayroong sumama. Hindi kaya para lamang may masabi na mayroong tayo na yaya na makita po natin ang pagkulit. Maganda rin po yun kasi maybe tayo rin yung tayo parang tao kung ay tunay na makita nila yung kaligtasan. Yung kaligtasan. Pero sana, kasi kami sa iyo, paalala ko rin kasi, kung kami sa seminaryo, may mga kasamahan kami na kaya pumasok sa seminaryo. Kasi yung barkada nila, nandun sa seminaryo. Kaya ano nangyari? Nung yung barkada nila lumabas sa seminaryo, lumabas na sila sa seminaryo. Hindi maliwanag sa kanila eh. Kung bakit sila lamang, misplaced ang pagluma nila sa panawagan ng Diyos. Ganon din po sa pag-iingot bilang mga lectors and commentators. Dapat pa rin maluwanan mo sa atin. Kaya, kahit ano ang mangyari, nandiyan ka pa rin maglilingkod sa Diyos. Kaya po, bahagi, siguro mo naman yung mga matagal ng mga lectors and commentators. Yung ibang mga pare na dati na matutuwa sila sa inyo. Matutuwa sila na after several years, makikita pa rin kayong aktibong maglilingkod sa simbahan. Why? Because maliwanag natin, ha? The joy. The joy that Christ brings you. Maliwanag sa inyo natin, ha? Yung kung kayo ilang pagkilos ng sa ating ko, eternal life. Eternal life. So ito yung bahagi ng makusa, ipinamamanay ko sa atin. Dito po, nasulat ni San Pablo, kay Timotey. Marami yung mga paanayan na ipinamamanay ko sa atin. Malaman ko, si Timotey ay, sabi ka po natin, hindi naman siya lang siya ay obispo. Inaawang siya ang maging obispo ng Diyos. Pero isang pagkakawa na kung siya nakita natin na kapag pinag-usapan natin yung commitment, ha ito, ang pinag-inilaya natin hindi sa lahat iwan ang iba, kundi ang katawan na pinamamatay sa atin ng ating Panginoon na sa Diyos. Ito po yung tawagin natin yung kaalagahan na maaaring maging daan upang magpalatag sa ating pagkilos bilang mga naglilingkod sa Diyos. Particular bilang mga lectors and commentator. So bahagi, kaya ito, sa ultimate goal is itang nalay, kung sa mga tao nagsasabi, bago sa mga tao naglilingkod sa simbahan, ito mismo na hindi ka naman perfecto. Wala naman perfecto. Wala naman perfecto. Pero ang mga kayo, kung sa inyong paglilingkod, kayo ay pinutulungan na lumapit para makamit ang pagkahalo ng Diyos, good. Good. Hindi lamang sa panahon. Sa panahon na kung saan mo nakita rin mo yung kaligayan. Kaya sabi na natin, babalik tayo rin sa una. Yung the core of the gospel. Ano yun? Passion, death, and resurrection. May kasamang pagbuhay, pagpaparasakit, at muling pagkabuhay. At yung patuloy ko namin pa, kasi ako hindi ko yung pansin.
ay isalita ng Diyos, kaya ang punong sa una, yung gospel of reconciliation, yung bahagi po ng ating paninilay, lalo na po sa ito, ay patuloy na magbasa ng banal na kasulatan. Isa po sa mga praktikal na pagkilos namin ay sa pamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. English man yan, Tagalog man yan, ay maranasan natin. Sa pagkano, kung mapapansin po natin, hindi po maubos yung kahulugan ng salita ng Diyos na pwede natin pagnilayan sa pagkilos natin sa daigdig nito. Pangalawa, sabi na po natin, kung sakaling may panahon kayo, yung mga iba na makapagnilay, ito po ay nare-recommend ako doon sa may ibang mga may time na pwede mo despair. Yung patuloy natin pa na yan yung magdarasal ko, kung kayo rin po ay mayroong tinatawag po natin na smartphone, o mayroong kayong tablet, mag-download kayo ng divine office. Yung po yung tawag mo sa application, divine office, ay maging bahagi yun. Bagamat yun pong iba, mayroon yung tinatawag ng high brethren. Mayroon din yung ibang tinatawag ng iba na yung Christian prayer. Pero yung maganda mo kasi yung sa divine office, ay pwede mo yung samos. Pwede mo yung samos. Hindi sila lang po ito. Pero mayroon sa asmo, ito po yung tawagin namin. Ito yung Christian prayer, the prayers of the church. Hinadasal po yun ang mga pari at ang mga mother. Pero hindi na po pwede ang mga pari lang ang mga mother ang pwede mag-isal. Pwede rin po pag-isal ang sino ba ang mga panataya. So, tinatiyan din mo yan kung isal. May mga pag-atawag ang pwede tinatiyan. So, yung familiarity ay malaki pong may tutulog sa atin sa pamagitan po ng pakikinig pagdinilan. So, lalo-lalo po kung sa ibang mga nagtitrabaho. Pero may panahon, yung morning prayer, evening prayer, umisal po yan ay 5 minutes to 15 minutes. 15 minutes, pinakamatagal na. Pero bahagi na pwede tayo matulog. Ang tawagin namin po ay the official prayer of the church. Yung banal na kasulatan. Yung banal na kaya kung ito ay wala na kapag sinabi ng iba na tinabago natin yung Biblia sa iba, niyo. It is the official prayer of the church. Yung banal na kasulatan, yung patuloy na pagkakasa ng banal na salita ng Diyos, ang nasusulat na salita ng Diyos. So malaki pong may tutulong sa atin na makadagdag po ng ating pagtutulong. Hindi kung kayo ay mayroong panahon. Mayroong panahon kasi kung may application naman kayo, yung point na download, pwede nyo i-download for 1 rupee, 7 days. So pwede kahit na wala na kayo internet, pwede nyo lang i-play yun. Pagitan nito yung divine office na logo, invitatory, may morning prayer, may mid-morning prayer, may noon prayer, may mid-noon prayer, my evening prayer, my night prayer, and then the office of the readings. So, pwede rin muna kung saan ay para lalo tayo pag-realize ba na nakasunatan. Makatulong sa mga nabanggit ng pag-inilay. Lalo-lalo na po sa mga iba na nagtatrabaho.
Pero ngayon po ay pwede ninyong mabigyan ng blessing kasi sa ayaw din naman ng teknolohiya ng ibang pamabago na kami. Kapag po webes, kapag mayroon tayong pagkatago, yan po ay ginagasal natin morning prayer at saka yung evening prayer bago mag-umisa at bago natin i-repose yung blessing sa kami at yung susimula pagkatapos na ma-expose natin ang blessing sa kami. And it is the official prayers of the church, yung banal na kasalanan. So, bahagi yun ang pwede namin patuloy ng pag-umingay. Ganito nga pa dito. Yung center of love, gospel message, God's redemptive plan, is imperturbable. Salvation requires belief. All the way called is eternal life. Yun po yung pwede natin maging bahagi ng theological foundation. So, maging bago sa patuloy